So, hello sa inyong lahat and welcome back again to my channel. And para sa episode namin ngayon is may pupuntahan kaming isang Gapi Master. Talaga namang kilalang kilala siya dito sa lugar namin sa San Mateo. And dito lang siya sa kalapit na subdivision namin. And pupuntahan na namin kung nasan siya mismo. So balikan ko kayo pag nandun na kami. So andito na tayo, malapit na kami. And lumabas na kami saglit kasi nag-chill lang kami saglit. Kasama ko yung mga tropa ko dyan. Ayan. Well, malayo-layo yung pinanggalingan naming lugar. Andito na nga kami. Papasok na kami. Ayan. So, pagpasok po natin. Andito na po ang kanyang mga guppies. Napakaraming tank po dito sa loob. Ayan. At andito naman po ang mga breeding mats ni Sir Sam. Sige, makuna ka dyan. Pasok ka dun. And ito naman po ang mga female. Ano strain nito, boss? Hindi ko patandaan. Pero parang may inyong... So, makikita nyo rin talaga medyo makapal na yung lumot. Sir, so, tanong ko lang po, maganda po ba talaga sa isda na may mga lumot? Depende, oo. Oh, maganda din. Ayos naman. Kasi nagbe-build po ng hair algae. Pero mukhang okay naman po. Mukhang healthy-healthy sila. Minsan papaya lang din. Pero mas okay minsan kung papabayaan mo lang din. Ganun pala yun. May food supply din kasi sa green water po minsan eh. Bukusan na. Diba? Dalawa, tatlo, apat, tapos araw-araw. Medyo palit-palit ka na ng tubig ng... Bawas lang. Hindi naman kailangan na. 100%. So hindi naman po ba nare-recommend yung ruling na per week magwa-water change? Ako nga dati, everyday. Everyday water. So maganda pala yung ginagawa ko na bawas-bawas lang. No? Bawas lang. Bawas lang. Tanggalin nyo lang yung ilalim. Kung mag-everyday kayo, pwede naman na... Yung makarang pagkain lang. Siphon lang sa ilalim. Tapos yan, ganyan lang. Pero pag mga nasa labas kasi, mga naaarawan, mostly mga 3-4 days bago ko magpalit ng tubig. Anong gagawin ko yung tono ko? Pin ko sa labas. Ngayon kasi sobrang inip kaya hindi ako masyado nagpapalit ng tubig na dadagdag lang ako. Kasi yung salik pag gano'n, nawawater shock yung ano eh. Basta. Sir, napansin ko to, mukhang sumasali po kayo ng mga competition. Gano'ng katagal na po kayo sumasali ng mga competition sa Gapi? Pa, nung nag-lockdown. Pero online eh, kaya ano lang. Pero online lang yung sinasalihan natin. Pero ano po ba yung mga preparation na ginagawa nyo kapag sumasali kayo ng competition, mapa-online man or hindi? Ano ba? Grooming, selection, tapos sa per batch, sa limbawa, mag-start ka ng 1.5 months selection. Ay, gendering yun. Iwalay mo na yung babae, lalaki. Tapos magpipaking ka na, 2 months. 2 months noon, pag naroon ang pig, titignan mo po kung sino pa yung medyo mas angat dun sa batch na yun. Tapos saka mo sila yung group. Oh, medyo challenging pa lang pagsali sa isang competition. Eh, oo. Oh. Kasi maraming magagandang isda eh. Marami naman eh. Swerte lang, nakaka-chamba-chamba tayo eh. Kaya... Sa tagal po nun sumali kayo ng mga competition, ano na po yung pinakamataas na achievement na nakuha nyo? Nakapag-champion na tayo. Aso, certificate lang yung champion. Yung... Depende kasi sa organizer yan. Depende sa organizer yung... Minsan may organizer na BOS lang nananalo, ang may trophy. Minsan... lahat.
Pati blazer meron. Ang bilis pa naman. Ah, dito sa loob. So, ayun guys, papasok tayo sa loob. Sa house, house tour ni Sir Vincent. Ayun. Grabe. Anak, pala naman. Alam nyo guys, dati nakikita ko lang sa group tong mga post ni Sir. Pero ngayon nandito na ako sa harap. Eh sir, ano pong nagtulak sa inyo para i-push yung pumasok kayo sa ganitong hobby? Matagal na akong nagkaganito. Kahit noon pa, siguro 7 years ago, mahilig talaga ako sa beta eh. Pero naipa ko yung mga show ng Gaki. Mukhang mas maganda, madali. Tapos, magaganda eh. Ngayon kasi yung kabarada rin ng grupo na napasukan ko, maganda rin, kaya push lang. So bilang isa sa mga maituturing na Gapi Masters, ano yung mga maipapayan nyo sa mga paguhan pa lang na papasok sa mundo ng paggagapi? Invest. Mag-invest sa... Mag-invest kayo sa line. Kasi hindi naman nakukuha ng yung magagandang isda. Hindi naman makukuha sa tag 300 o 200 lang yan. So, mag-invest kayo sa line, sa tank, sa filter, sa pagkain. Kasi once na meron ang magandang line, kailangan mo alagaan ng maputing isda. Kapag naalagaan mo ng maputing isda, maganda yung lalabas. Kasi minsan kahit na gano'ng kamahal yung isda, pag hindi mo naalagaan ng yung sabi mong bata pala, hindi rin lalaki, hindi rin gaganda ng maso. So, masasayang mo lang. So, isa lang sa trading man, basta sa trusted na ano na breeder. Kung gusto mo lang mga ganyan na nakikita mo, kasi kung hindi, hindi lalabas yan. In total sir, ilang strain po ang hawak nyo ngayon? Yung huli kong bilang 30 plus na eh, pero nagbabawas ako eh, so siguro nasa 27 ang 28 lang. Importante po ba talaga yung dito yung sinasabi nilang outcross? Yun po ba yung term doon? Importante rin, pero depende kasi yun eh, kung ano gusto mong makita sa isda mo. Okay din naman ang line breeding. Kaso kailangan mo lang matuto ng selective breeding. Pag nagla-line ka, pag nag-outcross ka, imbawa meron kang gustong makita doon sa isda, kukuha ka ng bagong tubo para i-interest doon sa Ano po ba pinagkaiba nung crossbreeding na sinasabi tsaka doon sa line breeding? Line breeding kasi is kung ano na yung sa'yo, yun na yun. Kumbaga hindi mo nakapasokan ng iba. I-maintain mo na lang kung ano yung itsura mo, kung ano yung nakuha mo. O let's say, nakakuha ka ng panglaro, tapos nag-anak. So yun at yun lang yung ibabalik mo sa magulang, babalik mo sa mag-anak. So iisang linya lang yung na pag-maintain. Ang crossbreeding or outcrossing is halimbawa, meron kang isda, hiling mo kulang. Sabihin natin sa EFR, minsan
tapos siya, gagawin mo, kukuha ka ng matingkad na cider pair or minsan female lang kasi gusto mo lang yung form ng isda ng isa. O kukuha ng female, tapos yun. Hanggang sa ma-develop mo, makita mo yung form na gusto mo dun sa isda. Tsaka yung kulay. Ganun. So sir, ibig sabihin sir, hindi naman po masama na mag-stick tayo sa line breeding na halimbawa related yung mga yung pagsisimulan natin na starter ng guppy. Hindi naman, ang kailangan mo lang kasi is yung halimbawa na tatlong anak na yung breeder mo yung pinauna mong nabili, huwag mo nang paanakin dun sa asawa niya mismo kasi malulusaw na yung kulay nun. O, ang magandang gawin is either kumuha sa mga anak, sa either first, second, or third batch, balik mo sa nanay. Kuha ka ng pinamaganda, pili ka, balik mo sa nanay. Or balik mo any batch na dapat higher. Hindi ka dapat nag-breed ng, lalo na yung mga, sabihin natin, third or fourth batch na ng isda. Tapos pag-breed mo pa sila magkapatid, halos wala ng kulay na lalabas. Doon na po ba nang nagsisimula yung sinasabi nilang kal? Hindi naman. Lahat naman yan may kal. Lahat ng batch yan may kal. Hindi naman laging ano. So, every batch merong kal. Lagi niya tatandaan yan. Hindi pwedeng wala. Swertihan kung makakuha ng mga dalawa, tatlo na magaganda sa isang isda. Gano'n po ba kataas kahit yung 60 yung anak niyan, gusto ko. Swerte na makakuha ng may lulusot ng dalawa, tatlo. So, ibig sabihin po ba, mababa po ba yung probability na magkaroon tayo ng magandang quality dun sa isang batch? Mababa talaga kung iaano mo as show grade. Depende nga lang talaga sa yan. Depende yan kung paano mo piliin, paano ka magkal, paano mo sisilipin yung isda mo, paano yung gusto mo makita. May mga kaling kasi na yung basic na mga kaling na makikita mo na agad-agad. It's either, let's say, sa pattern, masyadong marami yung malaki yung mga pattern, sobrang bold. O kaya may mga ano na sa dorsal, sa caudal, sa katawan. So, yun, matik yung kaling. Pero, based dun sa form, sa itsura, iba kasi pag yung ilalaro mo eh, saka iba yung pang-breed mo lang na pang-out. Kasi hindi ba naman pwedeng i-keep lang din lahat eh. At least kailangan mo pa rin talaga mag-out kasi mahal yung pagkain ng sila. So yun. Isa pang tanong sir, ano ba pinagkaiba nung sa pet type or pet quality doon sa show quality? Pet quality kasi usually yung napauso na ng mga niyong bayan. So, pag sinabi mong pet quality is yun na yung mga pang pet shop mo. Either kulang sa dorsal, kulang sa caudal, kulang sa kulay, o putla. Pero sabihin natin na pure strain, yun nga lang talagang kulang. So, ang sa amin kasi usually pag gano'n na itsura, hindi na namin binibenta. So may bench up na mabagsaan, eh, maganda. Kung wala, pakain na sa isda. Hindi na namin pinapatagal yun. Kasi kung hiyawag mo, sayang pakain nun. Pero sa show grade or show quality, depende yan eh. Kung sa breeder, kung kompleto sa form, sa pattern, sa kulay, yung intensity ng kulay, kung maganda, yung body, yan, pwede mo naman i-groom yan. Tapos, kung siya yung angat na angat sa batch niya, pwede mo i-groom. Pwede mo ituring na show grade. Pero kasi hindi ako nagsasabing show grade ng isda ko. Although, nananalo, nakakalusot minsan, pero ayokong i-out as show grade. Kasi hindi naman tayo talaga nakakalusot na sabihin natin na ito, show grade to. Tapos, matatalo. So, hindi naman laging manalo. Kaya ang hirap mag-out ng show grade. Yun nga lang, yung mga na-agroom ko is technically mas mahal. Tutusin mo sa iba. So, pupunta naman tayo sa backyard ni Sir Sen. At meron pa pala dito, napakadami pa. Ayan, may mga styrotub siya dito.
At dito rin daw kasi nakalagay ang kanya mga fry. Ay, gagot din naman ito. Ay, may pag-upre. May tanong pa pala ako, sir. Paano nga po pala lumalabas yung iba't ibang strain na to? Natural po ba itong pinoprovide ng nature? O talagang sa tao na mismo gumagawa ng ganyan? Sa history niyan, ano yan eh. Siyempre, hindi naman yan na talaga yun. Parang ito was crazy. Maunang gabis, mga lace, red lace, snake skin, tapos mga mosko. Yan. Pero technically, original niya is kung saan palaga mga inog-inog lang. Parang mga beta, galing wild naman palaga yan. So, technically, pag nakita ng mga tao, may potential, habis, pinokros, hanggang sa nakaka-develop ng mga strain. Bagong strain. Stop na kayo sa beta, boss? Ngayon, oo. Pero, ewan ko. Babalik ulit. Baka. Wala na kayong beta. Ngayon. Sa tagal nyo nag-aalaga, boss, nakagawa na ba kayo ng bagong strain na sarili nyo? Umpisa pa lang ako ulit. Ngayon kasi, puro project breeding lang ako eh. May na-adjet ko yung mga albino red lace. Itong white casing. Ito. Albino. Puro project lang kasi sa ngayon, sayang kasi ang parahin itong gagawa tayo ng sarili. Pero meron naman akong inaano. Meron akong sinusubukan. Tingnan ako kung lalabas na talaga. Solid, oh. Sir, maraming salamat sa interview po. Pang ano sa vlog niya. Abangan niyo na lang po sa group, baka i-upload ko. Sige. I-link. Thank you po. Thank you, Mr. Salamat. So, yun nga, guys. Galing na kami and maraming salamat, lalo na din sa sticker. Oh my goodness. So, dito na nagtatapos ang aking episode. Huwag mo kalimutang i-like, share, and subscribe, and hit mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko na videos. So, ito si Von, nagpapaalam.